Sa lawak ng ating mga karagatan, maraming mga bagay sa ilalim nito ang hanggang sa ngayon ay hindi pa din nakikita at naghihintay lamang na madiskubre. Kahit na gumamit pa ng mga makabagong kagamitan, nahihirapan pa din ang mga eksperto sa tuwing may mga eroplano, barko o mga tao ang nawawala sa dagat na mahanap ang mga ito. Marahil ay dahil na din sa misteryosong katangian ng mga karagatan na kayang itago ang mga bagay na nahulog sa kanilang mga teritoryo. Kaya na lamang ng isang bomba atomika na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa din natatagpuan sa isang parte ng karagatan sa Pilipinas. At ang mas nakakabahala pa ay hindi na i-detonate ang naturang bomba at may tsansa pa na maaari itong sumabog anumang oras. Hindi biro ang bombang ito dahil ito ay 1 megaton nuclear bomb na kayang kumitil ng mga nasa 1,000 katao. Nasaan na nga ba ang bombang ito at bakit hanggang ngayon ay hindi pa din ito natatagpuan? Kaano nga ba ito kadelikado kung sakaling ito ay sumabog? Saang parte nga ba ito ng Pilipinas na wala? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan niyo akong balikan ang kasaysayan upang alamin ang nawawalang bomba atomika sa karagatan ng Pilipinas na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa din natatagpuan. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa video ng inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang video ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. May isang 1 megaton nuclear bomb ang magpasa hanggang ngayon ay nahihimlay sa karagatan ng Pilipinas. Ang klase ng bombang ito kung sakaling sumabog ay mas mataas pa kaysa sa Mount Everest na kayang umabot na hanggang 60,000 talampakan at kayang kumitil ng mga nasa 1,000 katao. At dahil sa ito ay isang atomic bomb, ang radiation nito ay maaaring maramdaman pa ng mga susunod pang henerasyon kung sakaling ito ay sumabog. Pati ang mga sanggol sa loob ng mga sinapupunan ay siguradong apektado din. Talaga namang napaka mapanganib nito dahil hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin matukoy ang eksaktong kinalalagyan nito at tila sumuko na ang mga eksperto sa paghahanap sa naturang bomba. Paano nga ba ito nawala at sino ang nasa likod ng tila kapabayaang ito? Noong buwan ng Disyembre taong 1965, ang aircraft carrier USS Ticonderoga na nagmula sa hukbong pangdagat ng bansang Estados Unidos ay umalis sa Subic Naval Base. Ang base nito na nasa Subic sa Pilipinas ay minsang naging pinakamalaking overseas military base ng Amerika noong dekada 60. Parte ito ng kasunduan noon sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Estados Unidos. Ang USS Ticonderoga ay naglayag sa karagatan ng Pilipinas at ito ay patungo sa bansang Japan upang dumulo sa noong gagawing naval exercise na gaganapin sa naturang bansa. Sa mga hindi nakakaalam, ang USS Ticonderoga ay isang barko na sinasakyan ng mga armas pandigma gaya na lamang ng mga tangke, jet fighters, bomba at kung ano-ano pa. Habang sila ay patungo sa naturang pagsasanay, isang US Navy na noon ay nakasakay sa barko ang nagtangkang ayusin ang hanay ng mga fighter aircraft o sasakyang panghimpapawid na noon ay kasama nilang naglalayag sa karagatan. Sinubukang maneobrahin ang isang aircraft na may pangalang Douglas A-4E Skyhawk ng isang piloto na nagngangalang Lieutenant Douglas M. Webster. Ito ay upang mailinya niya ng maayos ang mga ito at magkaroon ng mas malaking espasyo sa barko. Habang inaalis ang naturang aircraft sa hangar bay, sa hindi malamang kadahilanan, ito ay gumulong sa kabilang panig ng barko at hindi napigilan hanggang sa tuluyan itong nahulog sa karagatan ng Pilipinas. Sa mga sandaling iyon, ang piloto nito na si Lieutenant Douglas M. Webster ay kasalukuyan pa rin nasa loob. Bukod sa pilotong nasa loob ng mahulog ang aircraft, isa pa sa mga nakakabahala ay ang sakay din itong B-43 nuclear bomb na nasa loob nito at kasamang nahulog ng aircraft. Sa kasamaang palad, ang aircraft, si Lieutenant Douglas M. Webster na piloto nito at ang B-43 nuclear bomb ay hindi na natagpuan at hindi na i-recover mula noon hanggang sa ngayon.
Kasalukuyan silang nakalubog ng may nasa 4,700 metro sa kailaliman ng dagat ng Pilipinas. Ang insidenteng ito ay inilihim ng Estados Unidos sa mundo dahil maaaring maging kasiraan ito sa kanilang hukbong pangdagat. Subalit taong 1989, napilitan ng Amerika na ibunyag ito sa publiko at tinawag pa nila ang insidente bilang Broken Arrow Incident of 1965. Matapos mabunyag ang lihim ng insidenteng ito, ang bansang Japan ay naglunsad ng isang diplomatic inquiry tungkol sa nangyaring insidente. Ang barko ay nasa katubigan ng Japan noong maglunsad ng isang pagsasanay taong 1965. Noong panahong iyon, ang bansang Japan ay hindi nagpapapayag ng sinumang magdala ng anumang klase ng bomba atomika sa kanilang teritoryo. Ang usaping ito ay sensitibo at labis na ikinakagalit ng Japan, lalo pat matatandaan ng bansang Amerika noon ay naghulog ng 2 bomba atomika sa Japan, partikular na sa mga lungsod ng Hiroshima at Nagasaki taong 1945 habang nagaganap ang 2nd digmaang pangdaigdig. Kumitil ito ng nasa 100,000 mga hapon na hanggang sa ngayon ay nararamdaman pa rin ng ilang tao ang epekto ng radiation bunsod ng mga bomba. Ang B-43 nuclear bomb na aksidenteng nawala sa karagatan ng Pilipinas ay 43 beses na mas malakas kung ikukumpara sa Little Boy na inihulog naman sa Hiroshima sa bansang Japan noong taong 1945. Ang Little Boy na inihulog sa Hiroshima ay may sukat na 15 kilotons at ayon sa pag-aaral, 4.21 square kilometers mula sa sentro ng pinagbagsakan ng bomba, 90% ng mga tao na nasa paligid ay siguradong mamamatay nang dahil lamang sa radiation. Habang ang mga gusaling nasa 8.78 square kilometers radius mula sa sentro ng pinagbagsakan ng bomba ay siguradong bagsak at hindi na mapakikinabangan. Ang mga taong nasa may layong 11.4 square kilometers mula sa sentro ng pinagbagsakan ng bomba ay magtatamo ng third degree burn at malalang mga sugat na kung mamalasin pa ay maputulan ng kung ano pang parte ng kanilang katawan. Malamang sa hindi na makikilala noon ang Maynila at tiyak na mahihirapan ang Pilipinas sa muling pagsasaayos nito. Ganun kalakas ang iisa pa lamang na nuclear bomb na inihulog sa Hiroshima, ano pa kung 43 beses itong mas malakas. Ano na lang ang sasapitin ng mga lugar sa Pilipinas kung sakaling sumabog ang V-43 nuclear bomb? Dahil sa tindi ng bombang ito, itinuturing na ang insidenteng iyon ang pinakamalala at pinakadelikadong aksidente sa kasaysayan ng mundo na sangkot ng isang nuclear bomb. Noong dekada 60, habang nagaganap ang digmaan sa Vietnam, normal lamang sa mga barko ng Estados Unidos na may lamang mga sakyang panghimpapawid na pangdigma ang pagkakaroon o pagdadala ng mga nuclear bomb sa loob ng mga ito. Subalit ayon sa mga naglabasa ng mga ulat, taong 1968 nang itigil to ng Amerika dahil na rin sa pagkamagastos nito. Noong mabunyag ang naturang insidenteng ito at maisabalita taong 1989, idininay ng militar ng Estados Unidos ang pagkakaroon ng posibleng pangmatagalang environmental impact sanhi ng naturang insidente. At ayon pa kay noong US Navy spokesperson James Kudla, wala umunong dapat na ikabahala ang mga tao sa naganap na insidente. Hanggang sa kasalukuyan, ang tanging sinasabi ng Amerika tungkol sa posibleng lokasyon ng naturang bomba ay nasa Philippine Sea o karagatang Pasipiko na may 500 milyang layo mula sa dalampasigan. Wala pa ding naganap na anumang pagsabog sa mga lugar na nabanggit o sa malapit dito hanggang sa kasalukuyan. Dagdag kaalaman. Alam nyo ba na ang pinakamalalang aksidente na may kinalaman sa nuclear ay naganap sa bansang Ukraine noong taong 1986? Ito ay tinawag na Chernobyl disaster. Ang aksidenteng ito ay kumitil ng direktang 30 katao sa isang iglap lamang at sumira sa halos 7 bilyong dolyar na halaga ng mga ari-arian. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng World Health Organization noong taong 2005, umabot sa halos 4,000 katao pang namatay ng dahil naman sa sakit na cancer dahil sa pagkaka-expose ng mga ito sa radiation levels matapos ang aksidente. Ang naging sentro ng radiation ay hindi na lamang sa Ukraine, ito ay umabot din hanggang Belarus at Russia. Kaya naman sa tansya ng mga eksperto, tinatayang aabot sa 1,000,000 ang mga namatay dahil sa pagkakaroon ng mga sakit na may kinalaman sa radiation. Sinunda naman ito ng Fukushima disaster ng bansang Japan noong taong 2011 lamang. Dahil sa 9.1 magnitude na lindol, umangat ang karagatan at nagkaroon ng tsunami. Ang tsunaming ito noon ang sumira sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant. Matagumpay namang naisara ang 3 operational nuclear reactors ng planta, subalit ang backup power at cooling system nito ay pumalya. Nagresulta ito ng pagkatunaw ng ilang mga fuel rods dahil sa matinding init sa 3 reactor. Ang mga pasilidad kung saan naroon ang reactors 1 at 3 ay sumabog noong March 12 at March 15 ng parehong taon.
Dahil dito ay nag-utos ang gobyerno ng Japan na kailangang mag-evacuate ng mga taong nasa 20 km radius mula sa pinangyarihan ng insidente. Isang pagsabog pa mula naman sa isang gusali kung saan naroon ang Reactor 2 noong March 15 na naglabas ng mas marami pang radiation. Sa kabutihang palad ay wala namang naitalang namatay bunsod ng insidente, subalit umabot naman sa 18,000 katao ang namatay nang dahil sa malakas na lindol na sinundan pa ng mapaminsalang tsunami. Isa na namang kwento ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ng ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!